Magandang hapon po sa atin, mga kapatid. Happy Sabbath po sa atin lahat. Ibabahagi ko po sa inyo yung patungkol sa Daniel 2. No? Ano ba talaga ang kahulugan ng bato sa Daniel 2? Ito ba ay second coming of Christ or kaharian ni Kristo? Isa sa topic ko na major topic at matagal ng mga pinag-aaralan. Marami pong kuro-kuro tungkol dyan sa bato sa Daniel 2. Nagtuturo na yung bato sa Daniel 2 ay second coming of Christ. Kaya ngayon mga kapatid, gusto ko pong reviewin sa inyo nawa sa pamamagitan ng banal na espiritu ay kasihan ang bawat sa atin na bigyan tayo ng discernment, no? Yun daw po yung bato na tumama doon sa malaking larawan ay yun daw po yung second coming of Christ, no? So titingnan po natin mga kapatid. Dito po sa Daniel, sa Daniel 2. Tingnan natin ang bawat punto ng pangungusap doon sa 44. Tingnan po natin. Ito ang sabi. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian. Sa mga kaarawan ng mga haring yaon, ano yung yaon? Ano yung tinutukoy niya sa larawan? Yung paa. Kailangan maintindihan po natin. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Ang ano po ang tinutukoy doon? Ang tinutukoy doon ay yung paa. Our present world. Ang Diyos sa langit maglalagay ng isang kaharian sa mga kaarawan ng mga haring yaon, sa tentus, sa paa, at sa mga kaarawan ng mga haring yaon, merong mga hari, ang Diyos sa langit ay maglalagay ng isang kaharian sa kaarawan ng mga haring yaon. Ang Diyos sa langit ay maglalagay ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man niya o'y iiwan sa ibang bayan, ang purpose, layunin ng Diyos, bakit magtatatag siya ng kaharian, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya lahat ng kahariang ito. Ano yung purpose ng Diyos, na bakit siya magtatatag ng kaharian? Kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya lahat ng kaharian ito. Lahat ng kaharian dito, ang purpose kung bakit maglalagay ang Diyos ng isang kaharian, ang purpose kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya lahat ng kaharian ito. At ito'y lalagi magpakailanman. Ang tanong, saan maglalagay ang Diyos ng kaharian? Dito sa lupa o doon sa langit? Ang sabi doon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng kaharian. Ang tanong, saan siya maglalagay? Sa lupa o sa langit? Siyempre, hindi sa langit dahil wala pa ang creation. Wala pa ang paglalang sa mundo at sa lahat ng bagay. Meron ng trono ang Diyos. Meron na siyang kaharian doon sa langit. Wala pa ang creation. Meron na siyang kaharian doon. Meron na siyang trono sa langit. Meron na siyang kingdom doon sa langit. Siyempre, ang Diyos sa langit ay maglalagay ng kaharian. Saan? Sa lupa o sa langit? Ang Diyos maglalagay ng kaharian, siyempre, hindi sa langit. Dahil matagal na, wala pa ang creation, meron na siyang kaharian doon sa langit. Ang purpose kung bakit ang Diyos maglalagay ng isang kaharian, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya lahat ng kaharian ito, at ito'y lalagi magpakailanman. So kung sa langit maglalagay ng kaharian ang Diyos, dati na siyang may kaharian sa langit. Wala pa ang creation, wala pa tayo, meron ng kaharian doon. Nagahari na ang Diyos, may trono na ang Diyos. Saan siya maglalagay ng kaharian? Sa langit o sa lupa?
syempre sa lupa. Sa lupa siya magtatayo ng isang kaharian, ang purpose at kundi pagpuputol-putulin niya ang lahat at lilipunin lahat ng kaharian. So yun po yung punto. Dito siya magtatatag o magtatayo ng kaharian sa lupa para pagpuputol-putulin at lilipunin niya lahat ng kaharian ito. Pangalawang punto, mga kapatid. Una, hindi siya sa langit magtatayo ng kaharian. Dito siya sa lupa magtatayo ng kaharian. Ang purpose, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya lahat ng kaharian ito. Pangalawang punto, ito ba ay second coming? Second coming ba ito? Ano ba yung mauuna sa second coming? Anong mauna, seven last plagues o second coming? O second coming, sunod seven last plagues? Di ba ang mauuna, seven last plagues? Doon ba sa second coming, meron pa bang mga hari doon? Meron pa bang mga kaharian sa panahon ng second coming? Meron pa bang mga building, meron pa bang mga kingdom na nakatayo sa panahon ng second coming? At sasabihin nila itong bato si Daniel to ay second coming. Ang sabi ng Daniel sa verse 44 na atin pong binibigyan ng diin, at sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian. Habang meron pang mga hari, ang Diyos sa langit ay maglalagay ng isang kaharian. Sa second coming, mga kapatid, wala na pong mga hari doon. Kaya tinawag na hari kasi may kaharian. Kaya tinawag na hari, merong sinasakupan, may dominion, may trono. Sa second coming ba, meron pa bang mga hari na nag-ahari? Meron pa bang mga hari na nakaupo sa trono? Sa second coming of Christ. Di ba sa seven last plagues, wasak na lahat? Mauuna ang seven last plagues bago ang second coming. So sa seven last plagues, nandun yung pitong huling salot, nandun pa yung napakalakas na lindol. Meron pa bang kaharian ng mga hari sa mundo na nakatayo sa panahon ng seven last plagues? Ang tanong, meron pa bang mga kaharian sa panahon ng second coming? Dahil dito sa Daniel 2:44 at sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian. Saan maglalagay? Sa langit? Sa lupa? Sa lupa. Ito ay malinaw na hindi second coming. Dahil sa second coming, wala na yung mga kaharian sa seven last plagues pa lang. Wasak-wasak na. Wasak-wasak na. Basahin po natin sa Biblia sa seven last plagues. Titingnan po natin kung sa seven last plagues pa lang ay meron pa bang makakatayo na kaharian at meron pa bang mga hari na nakaupo sa trono at meron pa ba siyang dominion. Dito tayo sa 18. At nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot, at ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo at ang bayan ng mga bansa ay nangaguho. Paano merong nakatayong mga kaharian sa second coming? Sa seven last plagues pa lang, malinaw na sa 16, chapter 16, verse 18, 19 to 20, na nangaguho ang mga bundok at pulo, hindi na nasumpungan dahil sa sobrang lakas ng lindol. Ngayon sasabihin natin, yung bato si Daniel to second coming, samantalang wala na ngang maghahari dun sa second coming. Dahil sa seven last plagues pa lang, gumuho na lahat ng kaharian. Wala nang hari na naghahari. Paano ka maghahari kung wala kang kaharian? Paano ka maghahari na wala ka ng trono? So, misapplication, misapply, misinterpretation po yung sasabihin natin na ang bato si Daniel to ay second coming. Mas papabor pa po ako pag sasabihin natin na yung bato si Daniel to ay kaharian ni Kristo. Kasama si Kristo. Hindi pwedeng
kaharian ni Kristo, wala si Kristo. Masasang-ayon pa ako kung sasabihin niyo po na ang bato si Daniel to ay kaharian ni Kristo dahil nandun si Kristo maghahari. Hindi pwedeng wala dun sa bato si Kristo. Pero kung sasabihin po ninyo na ang bato sa Daniel to ay second coming, ayan po, hindi ako papayag. Kung sasabihin ng mga na tagapagturo na ang bato sa Daniel to ay kaharian ni Kristo, sang-ayon po ako doon. Yung bato, ang kaharian, represent His kingdom. Okay. Ang itatayo ng Diyos ay kaharian. Kaharian ni Kristo. Hindi second coming. Malinaw dyan na hindi second coming. Ang Diyos magtatayo ng kaharian na hindi magigiba kailanman. At ang purpose, kanyang pagpuputol-putulin at lilipunin lahat ng kaharian ito. At yun lalagi magpakailanman. Kingdom of Christ, hindi second coming. Hindi siya second coming dahil ang sabi rito sa verse 44, at sa kaarawan ng mga haring yaon. Yung tinutukoy ng mga hari ito, yung panahon na merong pang mga nagahari. Oo, sa second coming, wala na nagahari dahil sa seven last plagues pa lang, sira na lahat ng kaharian. Mga bundok sa sobrang lakas na lindol ayon sa Revelation 16, verse 18, 19 to 20. Ngayon mga kapatid, malinaw po yan na hindi second coming. Ang bato ay kaharian ni Kristo. Ang buong larawan ay mga paghahari. Ang Diyos sa langit ay magtatatag ng kaharian, isang kaharian, ang purpose at lilipulin at puputol-putulin at lilipulin niya lahat ng kahariang ito. Yun po yung pagtama ng bato, galing sa bundok, lumabas yung bato, tumama sa larawan, yun po yung pagpuputol-putulin at lilipulin niya lahat ng kahariang ito. Sino ang lilipon? Yung kaharian ni Kristo. Hindi second coming. Kasi, at sa mga kaarawan ng mga haring yaon, ang Diyos sa langit ay maglalagay ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Kundi, pagpuputol-putulin at lilipulin niya lahat ng kaharian ito. So, ang imahe ng ang great image of Daniel 2 ay kasaysayan ng mga paghahari sa buong mundo. Oo. Kasaysayan ng paghahari sa buong mundo. Saan man Diyos magtatayo ng kaharian? Dito sa lupa. Kasi dito siya magigiba. Malinaw na hindi po second coming. Kasi itong si Greg Mueller, sumulat noong 1971, na meron ba tayong mababasa mula sa sulat sa Ellen G. White Estate, na meron bang statement si Sister White na yung bato si Daniel Tosca ay second coming? Ang reply ni Andrew, na secretary ng Ellen G. White Estate noong 1971 ay walang anumang statement na siguradong mabasa na ang bato si Daniel to ay second coming. Sino ba nagturo? Sino ba yung nagturo na ang bato si Daniel to second coming? Yun po ang alamin natin. Ang nagturo po noon walang iba kundi si Hippolytus. Si Hippolytus ay sikat na writer ng Catholic. Propeta, inaano nila na propeta. Si Hippolytus. Si Hippolytus, sumulat siya ng libro, kasi writers nga. So, inadapt na ni Uriah Smith yon. Yung bato si Daniel to, gaya ng stand ni Hippolytus na second coming. So, hanggang ngayon, naging stand pa rin na yung bato si Daniel to, second coming. Pero ang originator po niyan, walang iba kundi si Hippolytus. Ang bato, meron pong pinanggalingan. Kaya, kung ang bato tumama sa larawan, ang tanong, saan sa galing? Ibig sabihin, pagka merong bumato, tumama na nawasak yung sa larawan, titingnan mo kung saan galing. So, dito po sa ating chart, ang galing, ang bato na tumama sa larawan, galing siya sa bundok. So, titingnan natin kung anong kahulugan ng bundok. Dito ha. So, bundok. Meron bang mabasa na yung bato galing sa bundok? Ito po sa 34. Sabi rito sa Daniel 2 verse 34.
iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa mga kamay, na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik at naluto at mga yaoy binasag. Oh. Saan galing yung bato? Galing ang bato, yung bato galing doon sa bundok. Galing sa bundok. Na ang ibig sabihin ng bundok ay His Church. Bayan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng anang bundok ay His Church. Ang kanyang iglesia. 34. Daniel 2:34 na natibag galing sa bundok at tumama sa larawan. Sa 45, yung bato na yon na tumama na galing sa bundok, ang sabi dito sa 45 ng Daniel 2, yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok. Oh, natibag sa bundok. Hindi sa mga kamay. Sa 45 to ha. At pumutol sa mga bakal ng tanso, ng putik, ng pilak, at ng ginto, pinapaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin. Oh? At ang panaginip ay tunay at ang pagkapaaninaw niya ay tapat. So yung bato, sabi roon ay tumama galing sa bundok. Galing siya sa bundok at naputol-putol yung bakal, tanso, gold. No? Yung bato na tumama doon, ang sabi rito, sa 35, so kanina 45 yon, sa 35, pinatunayan natin na yung bato galing sa bundok. So, 35. Nang magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. So, kung ang bato si Kristo, kung ang bato second coming, sa anong paraan na yung bato naging bundok, so dumami si Kristo? Yung bato na tumama sa larawan na nagkaputol-putol at napulbos yung buong larawan, naging malaking bundok at pinuno ang buong sanlibutan. So mga kapatid, malinaw mga kapatid. At sinabi rin dito sa Spirit Prophecy, tingnan nyo po kung ano sinabi. Ang tinatawag na turo at aral ng natin ay makakalimutan. Kasi ang kinuha doon yung kay Hippolytus. Yung turo ni Hippolytus na sikat na writer ng Catholic. Sabi rito sa Prophet in Kings. Prophet in Kings 505 paragraph 1. The symbolic representation by which God had revealed to king and people His purpose for the nations of earth was now to be made to serve for the glorification of human power. Daniel's interpretation to be rejected and forgotten. Truth was to be misinterpreted and misapplied. So yun yung prophecy. Na yung Daniel's interpretation was to be rejected and forgotten. Truth was to be misinterpreted and misapplied. Bakit? Dahil kinuha na yung turo ni Hippolytus na writers ng Catholic, kinuha at ang binasa yung sulat ni Hippolytus at yung sulat ni Uriah Smith. Hindi natuloy yung wala. Samantalang si Ellen G. White, walang isang statement na nagsasabi na yung bato si Daniel 2 ay second coming. Dahil kung second coming yon, sabi nyo, at sa mga kaarawan ng mga haring iyaon, ang Diyos sa langit ay maglalagay ng isang kaharian.
So, hindi po yung second coming. So, malinaw po rito na Daniel's interpretation was to be rejected and forgotten. Truth was to be misinterpreted and misapplied. The symbol design of heaven to unfold. Gusto ng Diyos ma-unfold to the minds of men important events of the future was to be used to hinder the spread of the knowledge that God desired to the world to receive. So malinaw dyan mga kapatid na ang turek interpretation ay ma-reject at makakalimutan. Truth was to be misinterpreted and misapplied. Misapplied. Bakit? Ang turo, second coming. Oo. Second coming of Christ. So mga kapatid, napakalinaw po niyan. Meron pa po tayo mabasa na yung bato na yon ay hindi talaga second coming. Kundi kaharian ni Kristo. So malinaw na binasa natin dyan na yung bato galing sa bundok. Ano ba nag-represent sa bundok? Sinasabi doon na bundok napagkat hindi pwedeng i-ignore natin yung bundok, kung ano kahulugan ng bundok, sapagkat yung bato na tumama doon sa larawan galing sa bundok. So hindi pwedeng yung bibigyan natin ng paliwanag yung bato lang. Yung bato na tumama sa larawan galing siya sa bundok. So kailangan kung ang bato ay importante, na kung ang bato ay tumama sa larawan at na pulbos yung larawan, nagiba yung larawan, na putol-putol at nalipol ang larawan, sumahalaga yung pinanggalingan ng bato. So hindi pwedeng magtatalakay tayo ng Daniel 2, yung bato ating i-explain, pero yung pinanggalingan ng bato ay hindi po natin tatalakayin, ay kulang po yung ating presentation. Kailangan po sakto. Bago po ako tatalakay doon sa bundok kung saan galing ang bato, tandaan po natin mga kapatid, ito pong kasaysayan ni Daniel sa panahon na naghari si Nabucodonosor doon sa Babylonia, ay siya po ay nanaginip. So i-relate ko lang po, i-reviewin lang po natin ng sandali para maintindihan po natin ng husto. So itong si Nabucodonosor sa kanya paghahari, siya po ay nakapanaginip ng mga panaginip. So maraming beses siya na naginip ayon sa verse 1 na si Nabucodonosor siya ay nanaginip ng mga panaginip. At sa tuwing siya ay gigising, ang hari po na Nabucodonosor ay nabagabag, sapagkat sa tuwing siya ay nagigising, nakakalimutan niya yung kanyang panaginip. At yung panaginip na yon, sa tuwing siya ay matutulog, mapapaginipan niya yon. So nabagabag yung kanyang espiritu, kaya ang hari nagdeklara na lahat ng mga matatalino doon sa kanyang nasasakupan, doon sa Babylonia, mga mahiko, inkantador, astronomers, at iba-iba pang mga marurunong o mga great men o mga wise men sa kanyang kaharian ay kanyang pinatawag. At sa pagkakataon po na yon mga kapatid, si Daniel hindi naka-attend doon sa isang special na pagpupulong na yon. Yun po ay panawagan ng isang hari, Nabucodonosor, na ipaliwanag ang kahulugan ng kanyang mga panaginip. So sa madaling salita mga kapatid, ang mga marurunong ay pumunta doon sa harap ng hari, sa haring Nabucodonosor. So subalit mga kapatid, hindi ko na po babasahin, alam ko namang alam nyo na po ito. So sinubukan ang lahat ng mga marurunong o mga matatalino sa panahon na yon na i-interpret yung panaginip ni Nabucodonosor. Subalit, ang masama nito ay si Nabucodonosor mismo na siyang nakapanaginip ay nakalimutan niya. Paano mapapaliwanag ng mga mayamahiko, inkantador at mga wise men yung isang panaginip na nakalimutan naman mismo nung nanaginip? So sinadya po yun ang Panginoon mga kapatid para patunayan sa Babylonian Empire na merong Diyos, merong tao ang Diyos na binigyan niya ng talento para ma-interpret yung panaginip.
So sa madaling salita, mga kapatid, walang isa sa mga matatalino sa Babylonia na nakapagbigay ng tamang interpretasyon doon sa hari. So kaya nagalit ng husto ang hari, at ang hari sa kanyang matinding galit, ang hari nagbigay ng dekre na kung hindi maipaliwanag ang kanyang mga panaginip, ay lahat ng mga marurunong, mga wise men, mga great men doon sa kanyang nasasakupan doon sa Babylonian Empire ay papatayin. So ito pong Daniel chapter 2, ito ay patungkol sa mga interpretasyon. Sa panahon ni Daniel, maraming mga tao na mahilig mag-interpret. So ang pag-aaral po na ito, mga kapatid, importante na ma-interpret po natin ng maayos ang panaginip. Opo. So ang Daniel chapter 2 ay tumutukoy po ito sa correct interpretation. Sa lahat ng mga mag-i-interpret, ang interpretasyon ni Daniel ang siyang tama. At na, yung glory ng Diyos ay naipagkaloob ni Daniel. So mga kapatid, so ang isang larawan, sinabi ko na kanina, ay nangangahulugan ng mga paghahari sa buong mundo hanggang sa huling kapanahunan. Ang larawan ay ang larawan ay isang kasaysayan ng mga paghahari mula sa Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Rome at sa ating pong panahon. Opo. So malinaw na kapag pag-aaralan po natin ang Daniel chapter 2, kailangan makuha natin yung tinatawag na right interpretation. Sapagkat sa verse 28 po ng Daniel 2, ito po ay tumutukoy ang panaginip ni Nabucodonosor sa kanyang higaan. Ang sabi sa Daniel 2, chapter 2 verse 28, ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siyang nagpaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. So, ang panaginip ay binigay sa panahon ng Babylonian Empire, pero ang panaginip, ang fulfillment po nito ay sa mga huling araw. At sinabi po ito sa volume 1 ng Testimonies for the Church, volume 1, 360, paragraph 3, na ang sabi rito, our position in the image of Nabucodonosor is represented by the tus. So, sabi sa verse 28, na ang panaginip ni Nabucodonosor ay mangyayari sa mga huling araw. At sinabi sa expert prophecy na ang ating kalagayan, our position in the image of Nabucodonosor, meaning sa chapter 2, is represented by the tus, sa paa. So our position in the image of Nabucodonosor represented by the tus, sa paa. Our present world. Na sangayon din sa Daniel 2:28, ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim na siyang nagpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. So, pinaliwanag na ni Daniel. Tingnan po natin, ha. Si Nabucodonosor, natulog, na naginip, na panaginipan niya yung malaking larawan. So, malaki ang pagkakaiba kang Nabucodonosor at kang Daniel, sapagkat si Nabucodonosor, pinapanaginip ng Diyos. O, nanaginip si Nabucodonosor. Samantalang si Daniel, hindi siya nanaginip. Gising siya. True vision. Sa pamagitan ng pangitain, gising siya para siyang nanonood sa isang projector. Pinapanood niya dyan yung mga nangyari sa panaginip ni Nabucodonosor. So, si Nabucodonosor na naginip, si Daniel pinakitaan, gising siya. Nakikita niya, alam niya. So, mas malinaw yung interpretasyon ng Diyos doon kang Daniel, sapagkat si Daniel gising, true vision,
Samantalang si Nabucodonosor ay panaginip. At sa tuwing siya ay magigising, siya ay nakakalimutan niya yung panaginip. So yun po mga kapatid. So dito po tayo, so ang Daniel chapter 2, tungkol ito sa correct interpretation at wrong interpretation. Yun po yung sinasabi ko. So kaya nga, binasa po natin kanina doon sa Prophet and Kings, na ang sabi ito, Daniel's interpretation was to be rejected and forgotten. Truth was to be misinterpreted and misapplied. Prophet in Kings 505, paragraph 1. Yung po yung malinaw na sinabi. So dito na po tayo mga kapatid. Gaya po ng aking sinabi, kung ang bato ay ating pinaliwanag, kailangan paliwanag din natin kung saan galing yung bato. So maliwanag kung saan galing ang bato, dito po sa Daniel 2, 34, 35, pero babasahin ko po dito sa 45. Daniel 2 verse 45. Gusto kong basahin. Tingnan nyo po ah. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok. So hindi ko nababasahin yung 34. Bahala na kayo magbasa noon. 34, 35. Ang binasa ko lang yung verse 45. So kayo na magbasa doon sa iba. Yung related sa mountain. So, yaong iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok. Okay. Nakita po natin na yung bato, ito, natibag mula sa bundok. So, ano ibig sabihin ng bundok? Kung ang bato ay hindi second coming, kundi ang kaharian ni Kristo, ang kaharian ni Kristo na itinatag ng Panginoong Hesus, na siyang puputol-putulin at sisirain niya lahat ng kahariang ito at ito'y lalagi magpakailanman, hindi po ito second coming. No? Doon po tayo sa mountain. So, ang saan galing yung bato? Galing siya sa mountain, sang-ayon sa 45, verse 45. So, ano ang kahulugan ng mountain o bundok sa Biblia? Yun po yung tanong na kailangan nating maintindihan. Ano ang kahulugan ng bundok sa Biblia? So, dito po sa Daniel pa rin. So, Daniel 2 ang ating pinag-aralan. Dito tayo sa Daniel chapter 9. So, ginamit ni Daniel dito yung halimbawa, yung bundok na ang kahulugan ay bayan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng bundok, mga kapatid, ay bayan ng Diyos, Israel. Oh, God's people. Ang sabi ito sa verse 16 ng chapter 9 ng Daniel. O Panginoon, ayon sa iyong buong katwiran, isinasamo ko sa iyo na ang iyong galit at kapusukan ay mahiwalay sa iyong banal bayang Jerusalem. Na iyong banal na bundok. So yung Jerusalem, ayon sa volume 8, Jerusalem is representation of His church. Church ng Panginoon means Jerusalem. Symbolical meaning ng Jerusalem ay His church, is the church. So, ang bayang Jerusalem ay ginawang halimbawa ni Daniel sa bundok. Sapagkat dahil sa aming mga kasalanan, so, isinasama ni Daniel yung kanyang sarili doon sa kasalanan ng kanyang bayan. So, dahil sa aming, sabi niya, sa aming kasalanan at dahil sa mga kasamaan ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang iyong bayan ay naging kakutian sa lahat ng nangasa palibot namin. Verse 20. At samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin, at nagpapahayag ng aking kasalanan at ng kasalanan ng aking bayang Israel, at naghaharap ng aking samo sa harap ng Panginoon kong Diyos dahil sa banal na bundok ng aking Diyos. So ginawang halimbawa ni Daniel ang bayan ng Diyos sa isang bundok. So walang ibang kahulugan ng bundok ay bayang Israel o bayan ng Diyos, sapagkat wala namang bundok na nagkakasala. Meron ba kayong nakitang bundok na makasalanan na bundok?
So isinasamo ni Daniel yung kanyang pakikiusap sa Diyos dahil sa galit ng Diyos, dahil sa kasalanan ng kanyang bayan, sa aming kasalanan. Walang bundok na literal na nagkakasala. Ang bundok na binabanggit niya dito ay walang iba kundi ang bayan ng Israel. Dahil sa literal, walang bundok na nagkakasala. Walang bundok na nagkakasala. So malinaw na yung bundok na binabanggit dito ay ang bayang Israel. Yung bayan ni Daniel. No? Ngayon, ano pa? Ang bundok nag-represent sa kanyang iglesia, sa kanyang bayan. Dito po sa Mecca. So malinaw na po yun, ha? Walang bundok na nagkakasala. So, ngayon, banal na bundok. Bakit meron bang bundok na nagkakasala? Eh di wala. Sa symbolical. So Mecca chapter 6 verse 1 tsaka 2. Tingnan po natin, ha. Kung binanggit ni sino sumamo ni Daniel yung kasalanan ng kanyang bayan na bundok. Dito naman sa 1, dinggin niyo ngayon kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Bumangon ka. Makipagkaalit ka sa harap ng mga bundok at dinggin mo nyo na dinggin ng mga burol ang aking tinig. Meron bang bundok? Meron bang mga burol na makakadinig sa boses ng Panginoon? 6, 2, dinggin ninyo o ninyong mga bundok. Meron bang bundok na nakakarinig? Meron bang tainga ang bundok? Ang usap ng Panginoon at ninyo na mga matibay na patibayan ng lupa. Ano ba yung matibay na patibayan ng lupa? Yung kanyang iglesia. Inalimbawa, ang kanyang iglesia sa bundok, dahil ang laki ng bundok. Sapagkat ang Panginoon ay may usap sa kanyang bayan. Di ba? At kanyang ipakikipagtalo sa Israel. So malinaw, ang representation ng bundok ay walang iba kundi ang bayan ng Diyos, ang Israel. Sapagkat walang bundok na nakakarinig. Dinggin ninyo o ninyong mga bundok. So ang ibig sabihin ng bundok ay bayan ng Diyos, ang Israel. Hindi literal na bundok, kundi spiritual na bundok na ang kahulugan ay God's people. Kung saan galing yung bato, ang bato na tumibag o nagpumulbos doon sa larawan, ito po ay galing sa bundok. Na ang kahulugan ng bundok ay His Church, bayan ng Diyos. So, ang bato na tumama sa larawan, talagang may pinanggalingan. So, kailangan natin ipaliwanag, kailangan natin maintindihan kung saan galing yung bato, galing sa bundok. Kung ang bato ay kaharian ni Kristo, o tiyatawag, na galing sa bundok, ano kahulugan ng bundok? Ang kahulugan ng bundok ay ang kanyang iglesia. Sa mga huling araw, sangayon sa Daniel 2:28, ang pangitain ay mangyayari sa mga huling araw. So anong iglesia ng Diyos sa mga huling araw? Walang iba kundi ang Iglesia Adventista, Seventh-day Adventist Church, Adventista del Septimo Dia. Ako hindi ako tututol kung sasabihin natin na ang bundok ay iglesia Adventista dahil Adventista ako. Hindi naman pwede na ang bundok represent church pero ibang church. Siyempre, is the church. Kung saan galing ang bato. So ngayon mga kapatid, ito ilustrasyon natin mga kapatid. Halimbawa ito, papel ito. Ito yung papel. So kung ang papel, halimbawa ito papel, so kukuha ko ng maliit dito. So anong tawag dito? Itong papel, pumunit ako ng maliit, tapos ito, ano na to? Kung ito papel, ano ito? Eh di papel din, maliit nga lang, ang punto natin. Kung ang bato na tumama sa larawan at napulbos ang larawan, kung ang bato galing sa bundok na ang ibig sabihin ng bundok ay His Church, His people, God's church. Kung ang bato galing sa bundok, ano yung bato? His people.
Di ba? Kung ang bundok nag-represent sa kanyang iglesia, Adventista, SDA, kung saan galing yung bato. Ang bato, ang kahulugan ng bato ay iglesia. Iglesia ni Kristo, hindi yung kay Manalo. Iglesia ng Diyos. Remnant Church, Triumphant Church. Ito po yung bato na galing sa SDA Church na tumama sa Larawan, na sumira ng buong Larawan at napulbos ang Larawan. Kung ang bundok ay nagre-representar sa iglesia, ang bato na galing sa bundok ay walang iba kundi ang iglesia, remnant. Isipin mo kalaki ng bundok, imaginin mo yung bundok, makita ka ng bundok. Ang tumama sa Larawan, hindi yung bundok. Itong bundok, hindi ito ang tumama sa Larawan. Ang tumama sa Larawan, yung part ng bundok, bato lang. Yung tumama kay Gulayat, ang laki-laki ni Gulayat, hindi espada, hindi kanyon, bato ni David. Ang laki-laking higante ni Gulayat, tinirador lang siya ni David dito sa noong. So yung bato, maliit lang siya, galing siya sa bundok, na ang kahulugan ng bundok ay iglesia ng Diyos sa huling araw. Walang iba kundi ang iglesia Adventista. So, itong bato na tatama sa Larawan, ito'y magiging malaking bundok at pinunuan sa libutan. Ito po yung Christ Kingdom. Christ Kingdom. So, mula sa bundok na ang bundok ay iglesia ng Diyos, sa huling mga araw, na walang iba kundi ang 70 Adventist, ito yung tatama dun sa Larawan, yung bato. So, kung ang bundok ay iglesia, ang bato ay iglesia. Kaya nga nagbigay ako sa inyo ng ilustrasyon na ito yung papel, pag kumuha ang papel, so pag kumuha ko ng maliit, so maliit ito, ito malaki, anong tawag dito? Siyempre papel din. Kung ang bundok ay iglesia, yung bato na galing dun sa bundok ay iglesia. Remnant Church. No? Remnant Church. So pag tama nun, at yung bato, na sinabi sa verse 35 na pumuno sa buong, yun po yung kaharian ni Kristo. Meron po siyang stage. No, stage. Opo. Meron po siyang stage. Pag tama ng bato, yung bato napakaliit. Galing sa bundok, ang laki ng bundok, pero bato ang tumama doon sa Larawan. Kung ito ay bayan ng Diyos, SDA Church, at yung bato galing doon, so ito ay bayan ng Diyos, tumama dito. So at itong bato, yung bato na tumama sa Larawan, naging malaking bundok, naging great mountain, at napuno ang buong sanlibutan. Ang buong sanlibutan. Yun po ang loud cry, no? At doon mabubuo yung Christ Kingdom. Christ Kingdom. So tingnan po natin, ha. Gusto ko po magbasa ng natin na pong napaliwanag yung tungkol sa bundok. Doon sa bundok. So dito po basahin natin yung bato. Kasi yung bato na tumama doon, kung ang bundok ay iglesia, SDA Church, na kung saan galing yung bato, so iglesia din yon, remnant church yung bato. So ang bato na tumama, pagkatapos na tumama, naging malaking bundok at pinuno yung buong sanlibutan, sangayon sa 35 ng Daniel 2, chapter 2, 35, ay yun yung kaharian ni Kristo. Tingnan po ninyo, ha. Sige, babasa tayo. Dito muna ako magbabasa sa Prophet and Kings, page 503. In the interpretation of the dream, he had been plainly instructed regarding the establishment of God's everlasting kingdom. In the days of these kings, Daniel had declared, shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms. So yun yung purpose, sirain, durugin ang lahat ng kahariang ito. And it shall stand forever. The dream is certain,
and the interpretation thereof. Sure. So doon siya magiging Kingdom of Christ. No, doon siya. Pagka tama ng bato, maliit na bato doon sa larawan at napulbos ang larawan, at ang bato na tumama sa larawan naging malaking bundok, yun po ang Christ Kingdom. So, malinaw po yun mga kapatid. Pero kung sasabihin natin second coming ay hindi pa po yun ang second coming. Meron pong continuation, meron pong stages kung paano. So dito po tayo sa, tinan po natin ha, comparing scripture with scripture. Prophet in Kings 495, ito ang sinabi. God gave the dream in its interpretation to Nebuchadnezzar, not alone that the Babylonian kings might know, but that every king who followed him might know that earthly kingdoms are all temporal at best and must pass away, and that the only eternal kingdom which shall never pass away is the kingdom of Christ, represented by the stone which become the great mountain and filled the whole earth. Di ba napakalinaw mga patid? Sa Daniel chapter 2 verse 35, yung natibag na bato mula sa bundok na tumama sa malaking larawan at napulbos ang larawan ay naging malaking bundok at napuno ang sanlibutan. Ang stone ay nagrepresentar sa Kingdom of Christ, na yung stone become a great mountain and fill the whole earth. Yun po yung correct understanding ng Daniel chapter 2. Meron po yung stage. Meron pong stage yung bato, pagtama sa larawan, napulbos yung larawan, at ang sabi to, yung bato, na ang ibig sabihin, kaharian ni Kristo, naging great mountain, at napuno. Hindi po yun yung si Christ lang o second coming. Sa second coming po, wala na pong pagtibag. Dahil sa second coming, kukunin na lang ng Panginoon. Yung event na second coming, ay kukunin na lang ng Panginoon ang lahat ng mga banal at dadalhin niya doon sa langit. Magbabakasyon. Wala nang pagdurog. Wala na mga kapatid. Last passage na aking babasahin. Ito. Testimonies to Ministers, page 422, paragraph 1. Who are the subjects of the Kingdom of God? Question. Who are the subjects of the Kingdom of God? All those who do His will, they have righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. The members of Christ's Kingdom are the sons of God, partners in His great firm. The elect of God are the chosen generation, a peculiar people, a holy nation, to show forth the praises of Him who hath called them out of darkness into His marvelous light. They are the salt of the earth, yung asin sa sanlibutan, the light of the world, ang liwanag sa sanlibutan. They are living stones, a royal priesthood. They are in co-partnership with Jesus Christ. These are they that follow the Lamb, whether His soever He goeth. So ito pala yun mga kapatid. The subject of God's kingdom, composed yan siya ng mga member na sasakupan. Yung bato si Daniel to ay kaharian ni Kristo pagkatapos ng pagwasak. So kailan itatayo ang kaharian ni Kristo? Sa panahon ng may mga hari. Sa second coming, wala na pong mga hari. Kasi durug-durug na, wasak-wasak na doon pa lang sa 7 last plagues. So hindi po yun apply sa second coming. Ang Daniel chapter 2, 44. In the days of these kings, shall the God of heaven set up a kingdom. Hindi po second coming yun. Sa second coming, wala nang mga kaharian, wala nang nagkahari dahil wasak na sa 7 last plagues pa lang. So mga kapatid ko, ito po ay napakahalaga sa atin.
anumang kasulatan na kinasihan, ito'y inspired by the Holy Spirit. So malaki po ang kaugnayan nito sa atin bilang isang Seventh-day Adventist. So sana po mga kapatid, sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu at ng Diyos, ay maintindihan po natin. Yung kingdom, yung bato na yon, yung kingdom of Christ, kingdom of glory po yon. Pag-aralan lang po natin yung mga stage. So sasabihin ko po sa inyo na yung kingdom of Christ, ang pinaka-fulfillment full ay doon po sa second coming of Christ. Kaso yung stage, yung verse 44, in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom, hindi po yung apply sa second coming. Pero sa sangayon po ako mga kapatid, sa pinaka-fulfillment ng prophecy, yung kaharian ni Kristo ay saklaw yung second coming of Christ. Saklaw. So wala na po akong time. Siguro sa sunod na pag-aaral, kung meron kayong mga susog, mga reaction, mga question, wag po kayong mahiya. Atin pong entertainin, pag-aralan, basahin. Kung ano po yung tama, doon po tayo mga kapatid. Ang bawat isa atin, meron po tayong kanya-kanyang pag-aaral sa bawat topiko na kasuwasan. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Maraming salamat po ang inyong punlingkod, Brother Jury Nunez. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon.